Nagawa na nga sana mga idol ng Dallas Mavericks na makadikit at makahabol sa Boston Celtics kanina matapos sila ditong maagang matambakana ng 21 points. Ang kaso, simula nga po nang ma-fouled out si Luka Doncic sa huling minuto ng fourth quarter, bigla na lamang nga pong nawala ang kanilang momentum hanggang sa matalo pa sila ngayong araw at mabaon sa 0-3. At kasabay niyan, hindi na rin naman naiwasan pa ng kanilang superstar na si Luka na isisi sa mga referee ang kanilang pagkatalo since hindi nga sila makapaglaro ng pisikal dahil sa mga unfair na tawag na siyang rason bakit nagkaroon siya ng anim na foul. Ngunit ayon nga po mga idol sa naging pahayag ni Brian Windhorst, ang pinaka problema nga po ng Dallas ay mismong si Luka since bagamat man nagtala ito ng malaking puntos, puro reklamo rin naman nga siya sa mga referee na siyang nakakasira sa buong laro. Sa katunayan, sa sobrang pagre-reklamo nito, napapabayaan niya nga po ang kanilang depensa kaya mas nagiging madali para sa Boston Celtics na makagawa ng puntos. At sa pagkakabaon nga po mga idol ng Dallas Mavericks sa 0-3, marami nga po ang nagsasabi tuluyan na nga makukuha ng Boston ang kampiyonato gayong wala pa nga ni isang team sa NBA history ang nakapag-comeback mula sa pagkakabaon sa ganitong klaseng kalagayan. Maging ang champion head coach na si Phil Jackson naniniwala na mas complete team ang kasalukuyang lineup ng Boston Celtics. Bukod nga po sa meron silang mga malalaro na kayang magtala ng malaking puntos at kayang gumawa ng mga tira sa crucial moment, meron na naman nga silang iba pang players na mapagkakatiwalaan sa depensa at pagpapahinto kay Luka at Irving. Yes, mga idol, napakalalim ng lineup ng Celtics, lalo na ang kanilang bench. Gayong kahit man out si Kristaps Porzingis, kaya pa rin naman nilang ma-outplayed ang Dallas Mavericks sa ilalim ng basket. Kaya kung hindi nga talaga magtatala ng malaking punto sina Luka Doncic at Kyrie Irving, tapos na ang kanilang serye. Para nga po sa inyong kaalaman, ang nag-iisang paraan na lang upang manalo pa at magkampiyon ng Mavericks sa finals ay kung maipapaabot nila sa Game 7 ang kanilang serye. Samantala, ngayon nga pong papatapos na ang NBA Finals ay nakaabang na ang mga fans, analyst at media sa darating na NBA Draft, pagbubukas ng free agency at sa trade market. Yes, mga idol, bukod nga sa pagpasok ng mga batang malalaro sa liga, marami rin naman nga pong magagaling na players ang inaasahang magiging free agent na o magiging available sa trade market sa susunod na linggo, which is pag-aagawan. At isa nga sa pinakamalaking malalaro na siguradong aagawan ng mga teams ay sina Jordan Clarkson ng Utah Jazz at Alex Caruso ng Chicago Bulls. Kahit man meron pa silang natitirang kontrata, plano na rin naman nga nilang i-trade ang mga ito gayong magagamit nga silang dalawa upang makakuha ng mas marami at mas magaling na players. Napakataas rin naman ang kanilang trade value kaya hindi nga sila mahihirapan na makahanap ng trade partner kina Clarkson at Caruso.